So hi guys, hi everything. So ito po si Madam Duday, ang super box po ng bayan, no? Ang topic naman natin for today guys, ito pala yung kikitahin mo sa pagluload, no? Hindi lang pala isa ang kinikita ng isang loading business, kundi dalawa. Tayong mga retailer, no? Meron pala tayong kita sa pagsisend pa lang guys. Meron tayong kita sa pagsisend, and then meron pa tayong pinapatubo na 3 pesos or 2 pesos. Dalawa ito. Dalawa yung kikitain natin ko. Kasi gusto ko rin kasi guys is malaman nyo kung paano ba kumikita ang loading business para ganahan din kayo mag-load, no? At ipaparealize ko sa inyo, ay oo nga, no? Ay ganito pala, no? Kung tinuloy-tuloy ko, ay ganito pala kapag sinisentrate ko, no? So, eto guys is tiyagaan lang talaga itong mga sasabihin ko sa inyo sa pag-load guys ko. So, ginagawa ko rin, ini-implement ko rin sa sarili ko na nagkakaroon ako ng kita talaga dito. So, eto na nga guys. Explain ko muna sa inyo guys kung magkano yung kikitain sa retailer pa lang, ha. Ibig sabihin, pag nag-send ka na agad ng load sa mga customer, may kita ka na agad doon. Pero pag nagpa-load tayo, walang charge. Di ba pag nagpa-load ka ng 1,000 guys, is walang charges. Ayun, sa retailer yon. Sa mga usapang retailer lang to guys, no? So, unang-unang kita guys, no? Halimbawa, nagpa-load si customer ng GigaSurf 50, mga ganun-ganun, no? So, ang bawas nun guys, no? Ang kukunin lang dun sa loader is 47.78, no? Magigets nyo guys, no? 47.78. So, may kikitain kayo, no? Ito pa lang unang kita, ha? So, may kikitain kayo. Ito yung unang kita guys, ha? Kung sa 50 pesos nyo siya, ima-minus. Ito, ha? 47.78 minus 50 pesos. Equivalent na may kita ka, unang kita to guys, na 2.22 pesos. No? So, kung makailang transaction ka niya, no, may unang kita ka na, 'di ba? Sa isang araw kung nakaka 50 transaction ka, 30 transaction, no? Times mo lang 'yan sa 30 days. So, 'di ba? Ang laki-laki din mga baklang 'to. Kasi naman patulugin niyo yung pera niyo sa mga bangko, 'di ba? Kasi essential para sa akin, guys, ha. Essential na rin 'to kasi araw-araw kailangan ng mga tao. Lagi sila nagpapa-load dito, no, 100 ay ng mga maximum nila dito 100, 150, ganun guys, no? Piru mo, meron ka ng 2.22 na kita niyan guys, no? Eh, papatungan mo pa, 3 or 2, no? Ito naman yung pangalawang kita. Magkano yung pangalawang kita na makukuha mo pa kapag ito yung ginawa mo, no? Wait lang guys. So, yun na nga guys, no? Kasi nag-a-add pa tayo ng 3 pesos. So, ayun na yung kita mo, yung 3 pesos na yun. So, sa akin guys, ang strategy ko talaga na kung avid viewers kita, so 100 pesos pataas is wala akong charge, no? Pagpa-load sila ng 300, wala akong charge, no? Pagpa-load sila ng 500, wala akong charge, no? 100 naman pababa is my charge na 3 pesos. Kaya, ang ginawa ko, no? Ang ginawa ko guys, so binigyan ako, di ba naalala nyo guys, binigyan ako ng ano? Ng ganito, retailer booklet, no? So, ang ginawa ko guys, para madetect ko ang aking loading business is, gumawa ako ng, ayan. So guys, ano ha, nakakatamad to, pero nasa inyo pa rin yung decision kung gagawin nyo to guys, no? So sa akin lang naman guys, kasi, ang ginawa ko kasi sa tag 1,000 ko, 1,000 sa Globe, 1,000 sa Smart. Gusto ko siyang makita kung paano siya mag-i-improve. Ayan. And then, i-update ko kayo guys dito. So ang ginawa ko guys, sineperate ko ngayon yung, ayan, yung benta ng Smart. Ayan, benta ng Smart at benta ng Globe ko. Ayan ang ginawa ko, no? So, yung unang kita magkasama dito, no? Yung pangalawang kita naman, guys. Sana guys, nag-gets nyo, ha? Ito. Yung pangalawang kita naman, guys, nandito naman. Ito, yung tatlong piso na nagpapacharge sa atin. Ito, ayun ang strategy ko, guys. So, yung unang kita, nandito lahat. Kasi, yung unang kita nito guys, is papavolumin nga natin yung 1,000 natin na pinuhunan dito sa loading business natin, no? So, sana guys, nakakuha kayo ng idea about sa pagloload, no? Biro nyo guys, eto ha, ilang days pa lang, nung 27 pa lang, nung 27 ako bumili, diba, ng cellphone, na Nokia. Ayan, diba, naalala nito, no? Nung 27 lang bumili ng Nokia na yan, no? Kasi nga, nagpalit ako ng number ko kasi nga, nanggugulo pa rin si X, diba? Tapos, pan nyo guys, biro nyo, kung nandun lang yung 1,000 nyo sa banko, hindi tutubo ng ganito to. No, magkano na yung, magkano yung tinubo na agad nito, no?
At ang kagandahan nito pag nagbibisita ka guys is na excited ka magbenta na magbenta ng load, di ba? Na-excite ka rin mag-isa na mag-isa ng load. And then ito rin sa akin guys ha, discarte ko na rin guys kasi di ba utang nga po yung ating ano pula dito. Nakaristo na rin po yung mga benta-benta ko. Pero ang discarte ko guys sa mga benta-benta ko, sama-sama siya pero nakalista. Pero by numbers lang ayan. By numbers yung nilalagay ko guys. Kunwari, umorder ng pancit canton 15, umorder ng ay 16 na pala yung pancit canton natin, umorder ng biskuit, no? Plus 7, di ba? Ganon. Add na agad yun guys. So sana guys, naiintindihan nyo ha. Add yan. Hindi ko na nilalagay ng pangalan. So nagbe-base lang ako ito. Nagbe-base lang ako dito. Kasi kumbaga kasi gusto ko rin kasi ng mas malaki pang puhunan. May naisip ako na ano na parang kausapin about sa DTI guys. Kasi sa DTI guys is nagpapahirap talaga sila ng malaki talaga. Kasi gusto ko mag-improve tong sari-sari resort guys. Kasi bakit ka mo? Highway tayo eh. Kasi ang mindset ko pang matagalan na din talaga eh. Kasi kailangan talaga ng malaking puhunan kung gusto kong magkaroon ng mini cruising. Ayun, sa DTI tayo magtatanong kasi next topic na lang yun guys about sa DTI kasi sa DTI nagpapahiram sila ng malaking pera pero depende yon sa capacity ng sari-sari store mo, diba? Kung matagal ka na nagsasari-sari store, kaya naglilista-lista ako ng ganito, no? Para may pruweba na talagang ito yung binibenta ko araw-araw, ayun, about sa DTI yun, no? Kasi napanood ko sa vlog ng ibang mga vlogger, sa DTI pala pwedeng manghiram din ng kaperahan, no? So yun na nga, dito na nga tayo guys, no? Biro mo guys, yung 1,000 ko, kumita na siya ng mga ilang days pa lang. Teka lang, itatype ko pa lang guys ha. Pukomputin ko to guys kasi mamaya, di ba, matagalan tayo masyado. Wait lang ha. So, nung 28 yata yun guys, no, yung ano natin, no. Nung bumili ako ng cellphone, hindi ko na rin matandaan kasi syempre dahil ko lang binablog, no. So, biro nyo guys, yung 2,000 nyo ha, kinumpit ko na agad yung kita ng 2 guys ha. Ang kikitain mo dun guys is 133.17. So, sa 3 araw yun guys. Diba? Ayan, no? Ayan yung kikitain mo. So, hindi na-stuck yung pera mo. Kung ilagay mo lang sa bangko yung 1,000, hindi naman kikita ng ganito yan. Diba? Na 3 araw. Ayan yung punto ko. Maliit lang yung ano natin, yung maliit lang yung pinuhunan, pero tumutubo. Ayan yun. Kasi, kaya ko nga ito sineperate, guys. Kaya ko nga ito sineperate, guys, para malaman ko na nag-i-increase siya. Ayan. So, ginawa ko na rin to guys. Matagal ko nang ginawa ito. Inuulit ko lang din kasi. Kasi meron tayong mga bagong subscribers, followers. At kung hindi ka pa nakasubscribe dito sa aking YouTube channel, guys, please like, share, and subscribe my YouTube channel para updated ka sa mga bago ko pong video. Go, go na. No, ano pa hinihintay nyo? And then, guys, ito pa yung na-realize ko. Ayan. So, sa Smart, kapag nagpa-load sila ng FP10 or regular 10, so 9.56 po yung bayad doon. Ang kikitain nyo lang doon is 0.44 centavos lang po guys. Eh may patong tayong 3 piso guys eh, no? So meron pa at unang kita guys is 0.44. Kasi guys, ito yung mga basic lang na mga pinapaload, no? FP10, di ba? Mga ML10, ayun. So sa 100 pesos naman guys, ayan. Sa 100 pesos naman guys, is meron lang tayong 2.40 doon guys. Yon. 2.40 lang yun guys sa 100 pesos. And then may 3 pesos tayo guys, no? So in-explain ko lang to sa inyo guys, no, kung paano yung kitaan ng loading business guys. Para alam nyo rin, no? Yeah, para mag-load din kayo kasi kung sabi ko nga sa inyo, kung patutulugin nyo lang yung pera nyo sa sari sa bangko nyo, di ba sayang din naman. At dito, umaandal kahit papano, no? Pero mo 3 araw, may 133 ka. Eh sa bangko, di ba isang buwan, magkano lang yung tubo? Di ba? Baka lang to. Kaya mas gawin natin guys, yung mindset natin, pang negosyo talaga. Yung perang hindi mo naman pag ginagamit, so ilagay mo sa ano, pas moving item na mga produkto sa iyong sari-sari store para kung gusto mo mag-increase at ma-volume pa ang iyong mga paninda. Ganun po yung sikreto sa pag-negosyo, no? Saka ka na talaga mag-ipon-ipon kapag alam mo talagang fully, ano na, fully pack na talaga ang iyong sari-sari store. Like sa akin, yung ipon ko ngayon sa mga ganun-ganun, no? Noong nangailangan ako ng pangbili ng mga produkto, tinuwa ko kasi nai-stock lang din doon eh. At least ako, nag-iipon pa rin ako. Pero kasi tuloy-tuloy lang naman din ang pag-iipon. Kasi yung pag-iipon kasi, yung mindset guys, is para sa produkto pa rin guys, no? And then, alagaan nyo yung sarili nyo. Kasi baliwala itong lahat kapag nagkasakit tayo guys. Ayun, no? Alagaan pa rin ang sarili natin.
tubig-tubig, no? Gulay-gulay, kanin, di ba? Huwag na muna yung mga soft drinks, soft drinks. Saka na lang, magbigay ka na lang ng date kung kailan ka magsusoft drinks, di ba? Yun. Huwag mo naman din ano yung sarili mo kung gusto mo lang magsoft drinks. Pero huwag araw-araw kasi talagang malakas ang mga Pilipino sa diabetes talaga, guys. Bongga yun, di ba? May health ano pa, no? May health tip pa, mga pangalang to. Kasi negosyante tayo, eh. Unang-unang mong pangalagaan is ang iyong sarili at iyong katawan. Di ba, mga pangalang to? So, yun guys, ayun mga, ayun po yung mga kitaan natin sa load, no? Diba? Nakakaloko, guys. So, ayun lang naman, yung mga basic lang naman, guys, yung sinabi ko sa inyo. Diba? Na huwag nyo matutulog yung pera nyo, no? Lagay nyo yan sa mga, ano, ito, sa load, sa alak, mga ganun, guys, no? Pero kung may mga jutang kayo, guys, may mga due date naman siguro yan, no? Huwag kayong mga ngamba. Yan. Kaya natin to, mga kasari, no? So, sana, guys, meron kayo naiintindihan dito sa vlog ko for today about sa load. Ito yung kikitain natin sa load, no? Hindi lang isa. Dalawa pala yung kikitain natin sa pag-load. So, ito po si Madam Duday, ang super box ng bayan. Ito po yung lesson natin for today about sa kitaan sa pag-load, no? Ano pang hinihintay nyo, guys? Mag-lista na rin kayo para maingganyo kayo, no? Maingganyo kayo magbenta-benta ng load. So, para to sa mga bago, ha? Pero kung luma ka ng sari-sari store owner, okay lang yan kung gagawin mo ba ito or hindi. Nasa sa iyo pa rin yan, guys. So, ito, guys, is pang-motivation lang sa mga bagong sari-sari store owner. Kasi, yung mga bago na yan, no, yung mga bago na yan, gustong-gusto nila yung mga topic na ganito, yung mga discarte sa sari-sari store. Kaya, ito lang po yung masishare ko about dito sa pag-load. No, para ma-boost ka sa pagtitinda ng load. Yan, separate po na rin. Para bili ka ng bili ng load. So, ayun yung tips ko, guys. At pinaka-bottom line, yung 3 pesos, ilagay mo dito. Yan kasi bagong sari-sari store ka, yan, ilagay mo ito. Tulad sa akin, o, diba? Puno na to. Malapit ko na itong bilangin, guys. No, update-update na lang tayo sa pagbibilang nito. So, ito po si Madam Duday, ang super box po ng bayan. No, thank you for watching. Bye-bye, guys. Sana, guys, may natutulan nyo. Bye-bye, guys. Thank you.